Ayan. Magandang araw po sa lahat. Galing na ho tayo sa trabaho kanina. At may pinuntahan ho tayong mga trabaho. Pero doon ho sa Golden, kasi bago-bago si Ma'am, ang daming tanong. At yung mga nagko-comment po nung last video natin, kung paano daw, kung hindi daw nabubuntis yung pinaistad. Sasagutin ho natin yan sa video ng ito. At ano daw po, Sir, ano daw po yung sponsorship? Sponsorship po kung magpapaistad ang aso na babae. Ayan. Sa video ng ito, masasagot po lahat yung mga tanong ng mga nagko-comment po. Yan po, samahan niyo po ako. Let's go! Nandito na tayo sa trabaho. Sobrang ingay kasi ano to, kennel. Ito po yung kay Ma'am, Golden Retriever. Ma'am, anong pangalan niya, Ma'am? Molly. Si Molly, isang Golden Retriever. Guys, si Molly, isang cream. Ma'am, ang kulay lang ng Golden Retriever, cream, golden, at saka red. Yun lang po ang kulay. Yung sinasabi niyong cinnamon, alam ko yun yung golden. Okay. So, sir, pakita mo nga yung dark muna, sir. Anak kasi ng imported. So, yung mag-i-stud mismo para makita ni ma'am kung gusto niya, ituloy natin. Kung ayaw niya, okay lang. Sige. Ma'am, tingnan mo, ha. Ayaw na niya pumasok. Ay! Ma'am, may papel ba to? Wala. Yan po, wala po. Ah, okay. Okay, wala naman palang papel. Privilegio to, okay lang. Hindi na nila nilalakad yung papel. So, be it selling kung sakali yung puppy, no papers. Yan, sir. Okay ka lang. Isasama kita sa vlog ko. Okay lang? Ah, okay. Salamat. Ito, si Molly. Naghahanap, naghahantay ng asawa. Yan. Kung mag-alala, ma'am, sabihin ko yung rules sa'yo kung nanahimik yung mga aso. Nanahimik. Ito yung mag-aasawa. Gusto mo ba, ma'am? Malaki din. Halos pantay din. Yan ang tinatawag na golden. Yung sinasabi mong sinumon, ganyan dapat. Ang sa'yo kasi mas lighter kasi cream ang sa'yo. Ah. Yan ang mura ni sir. Ano, mag-decision ka, ma'am. Walang papers, di daw ilalakad. Okay. Oh. Pero may papers yung pinili. Wala rin po. Ayan, ma'am, mag-decision ka na. Kasi meron pang isa si sir, yung malaki, yung tatay. Pero in fortune, 10K yung stud. Muli, gusto mo ba yan? Sige, ma'am, mag-decision ka. No. Anak niya yung kanina sa room nila. Ha? Anak niya. Hindi yan magkaano-ano. Ganyan niya dito, pagka may sarili kang stud, hindi magkaano-ano. Yan po yung sinasabi ko. Kumanap po kayo ng kondisyon na mag-i-stud dun sa aso. Dun sa nag-comment po kagabi, Sir, Ma'am, ito po yung babae, si Muli. Tingnan nyo naman, napakondisyon. Magandang babae. So, naglabas si Sir ng pangatlong lalaki para tingnan niya kung anong gusto niya. Lagi kong inuulit, kinukondisyon na lagi yung aso, hindi yung kukondisyonin para umistad lang siya. Lagi dapat condition healthy. Ayan po, yung lalaki. Kita nyo po kung gaano kaganda yung coat niya. Yan, namimili si ma'am. Kasi si ma'am, first time kasi ni Molly, virgin. Like a virgin. Anyway, yun nga sinasabi ko. Pag pumili kayo ng stud nyo, tignan nyo kung may skin disease ba? O kung may kinakamot-kamot ba siya? Ayan, tingnan nyo, napaka-healthy. Yung coat pa lang, oh, ang ganda, oh. Diyan nyo po makikita na condition ang aso. At saka tingnan nyo naman. Oh, hindi naman siya mataba, hindi naman siya yung sobrang kalat.
Sakto lang siya. Ulo ng lalaki. Bakit? Diyan ka lang. Ma'am, mag-decision ka na kung ano ang gusto mo. Diyan ka lang. Nakatingin siya sa akin. Oo, diyan ka lang. Dito ka lang daw. Sa akin din, ma'am, may papayo ko lang, ma'am. Magbabayad ka rin, ma'am. Pwede rin yan, kung may budget ka. Wala nga budget eh. Kung pinagkakasya mo yung budget mo, dumun ka muna sa mura. Pag naging proven na yung babae, tsaka mo siya ititira sa mahal. Kasi may mga mahal pa. May mga may magaganda pa. Ito, maganda to. Imported kasi to eh. Kaya hindi talaga binababa ni Sir yan. May mga local din na makakahanap tayo sa iba rin para pag sakaling naanakan nito nung isa at mag-iwan ka ng anak, pwede ipaasawa dito. Hindi niya kapamilya. Ano po yun? Mamili ka, ma'am. Ma'am, bago tayo mag-istada na, ito ang rules. Makinig po yung nag-comment po ha, ng isang araw. Ang rules po ng pagpapaistad, magbabayad po itong si Molly, itong babae, yun sa lalaki. Pag nakabayad, tinatanong nila, Sir, paano kung hindi na buntis? Eto na po yung rules. Mag-uusap po sila. Eh, ang rules po talaga, pag hindi na buntis itong babae na nagbayad, sa second instant po, libre na po. Yung bayad niya dun sa lalaki, libre. Ang babayaran lang po, yung service namin, yung labor. Yung labor ko na magpapaasawa. Yun po. Oh, hindi ko na ilalakas, ma'am. Ang bayad po sa akin, kung hindi 1,500, 1K, 3 times shoot. Yun po ang binabayad sa akin. Pero anyway, eto naman, huwag po tayong mag-isip na hindi po magbubuntis. Ang isipin natin, nagbilang naman tayo, maganda naman yung kit. Kasi first time si ma'am, inalalayan ko pa. Okay lang na tinetext niya ako. Pero sa ma'am, sa totoo suplado ako, alam ni Sir yan, sobrang dami kong ginagawa. Pero okay lang, kasi bago-bago ka, pasado ka sa akin. Thank you, kaya kuya. Kaya ko binalik-balikan to, kasi first time si ma'am, gusto ko na rin, mabuntis yung aso niya. Kaya, sinigurado ko po yung bilang, yung talagang angat na yung babae yung gusto na niya. Ayan, umuupo po lang siya kasi ano, first time. Pero sa tingin ko is 70 to 80% magbubuntis to. Kasi second hit niya na to, di ba ma'am? Ilang taon na to? 1 year and 3 months yun. Na po ngayon eh. Kagandahan po, 1 year 3 months, 1 year 4 months, first stud ng aso. So ano aasahan nyo doon? Kondisyon ng babae, kondisyon ng lalaki. Ano asahan niyo doon? 80 to 90% magbubuntis. Huling stop doon. Ayan. Pumayag na si ma'am. Muli, asawahin na. Camera setup, let's go. Ma'am, matagal nung last stud niyan. Mga 10 buwan na yata. Ay, 10 buwan. May 10 buwan na ba yung stud niyan? O, tignan mo. Aligaga yan. Ala, ayaw niya ni Muli. Hindi. Ganun lang yan sa una. Ang sponsorship. Ang sponsorship, may nagmamay-ari dito na may kaibigan, ipapasponsor niya. Yung sponsor po yung magbabayad ng 5,000, 8,000 kung magkano yung pinag-usapan. Yun po yung babayaran ng sponsor. Tapos siya po yung makikipapishare kay ma'am. Ganun po dapat yung sabihin ko sa'yo, ma'am. Pag-papishare? Oo, kasi sabihin ko sana sa'yo kung ayaw mo ng papishare. Isponsoran ko, pero ako kukuha ng papi. Mm-hmm. Kaso ayaw mo naman. Yun yung papishare ko. Ayun po. Ganun po yun. 7 siya, 2 female. Kondisyon ng babae, kondisyon ng lalaki. Ano asahan niyo doon? 80 to 90% magbubuntis po. Ayan po, inulit ko yung rules. Kasi ang daming nagtatanong, Sir, paano pag hindi nabuntis, eh nagbayad? Sa susunod, ka-stad, libre na po yung bayad. Ang babayaran nyo lang po, yung shooter, kami. Yung labor lang po. Ayan, sana nasagot ko yung mga tanong nyo, Sir, Ma'am. Ganun po yung rules sa stadan.
Yan, maraming maraming salamat sa panonood ulit ng video ito. Kung bago ka pa, i-click mo na yan. I-bell mo na rin para sa susunod ng mga video, makasama kita. Yan, saan man kayo naroon, viewers, shout out sa inyo. And God bless po. Ingat!